Ika-apat na kabanata, pag-customize ng MT4 platform. Sa module na ito, bibigyan ka namin ng mga mapakikinabangang gabay kung paano i-customize ang MT4 at ano-anong mga shortcut sa keyboard ang pwede mong gamitin. Una, tignan natin ang menu bar. Kapag nag-click sa View at Toolbars, magkakaroon ka ng option para ipakita o itago ang ilang bahagi ng toolbar. Gamit ang Customize, makakapili ka kung aling buttons ang ipapakita o itatago. Dito, pwede mong i-customize ang posisyon ng bawat button o magdagdag ng iba pang button na hindi ipinapakita ng default. Lahat ng gagawin mong pagbabago ay otomatikong may sisave. Kapag pinindot mo ang F11 sa iyong keyboard, itatago lahat ng seksyon ng platform maliban sa chart window. Ang MT4 client terminal ay tumatakbo tulad ng Windows operating system. Ibig sabihin, pwede mong isara, i-stretch at ilipat ang mga window. Kung interesado kang malaman ang bawat isang seksyon ng MT4 at kung paano ito pwedeng i-customize ayon sa gusto mo, pinapayuhan ka naming panoorin ang aming mga tutorial tungkol sa MT4. Halimbawa, kung gusto mong malaman kung paano i-customize ang chart window, panoorin lamang ang aming module na may kinalaman dito. Ngayon, tignan natin ang mahalagang shortcuts sa keyboard para matulungan ka na madaling makapagsagawa ng mga commands. Kapag pinindot mo ang F1 sa iyong keyboard, mariredirect ka sa MT4 User Guide na magbibigay ng gabay tungkol sa iba't ibang paksang may kinalaman sa paggamit ng MT4. Sa User Guide, pwede mong gamitin ang search para maghanap ng paliwanag na may kinalaman sa paksa na interesado kang malaman. Halimbawa, kapag inilagay mo ang hotkeys, lalabas lahat ng gabay na naglalaman nitong keyword. Susunod, kapag pinili mo ang Fast Navigation, ipapakita lahat ng shortcut sa keyboard na pwedeng gamitin para mabilis at maging mas madali ang paggamit ng MT4. Salamat sa panonood!